kabus, imbi tara parang di makabahos. Kabalo mo kining pagampo sa mga taong galisod o pagampo sa taong kabus, dulunggon kayo baya. Morning akong gi huna-una ba? Asa kay mas dulunggo, no? Ospital, simbahan. Nasa paminaw ninyo. Ha? Asa ka ang pinaka-prayerful nga matang sa mga tao? Kanang nasa ospital o nasa simbahan? Akong pagtuo, kanang nasa ospital, taos pusong nagdarasal. Naunta, maayos ng sakit niya, gamay ragbero nun. Thanks be to God sa mga PhilHealth o bantang mga medicals or whatever ng mga offers sa atong gobyerno or even private entities na nagpa-listen sa gastos mga ma-hospital. Nga, kanang na-hospital, magsinagampo nga inig research laboratory o antay kakulian. Nga, ang ilang sakit, maayon ta, makarecover sila. So, makita na to at hospital, ingampoon kayong mga tao. Masa niya may tabo di as arenas mga tao na nabisod financially, na kanang ilang kinabuhi ba, kinabot ba? They are relying on God's divine providence. They are very prayerful. Umauni ang atong advocacy sa J.D. Kaligan Foundation Incorporated. We serve our less fortunate brothers and sisters, not expecting any returns from them except one thing, prayers, pagampo. Mamaling permi namong gidrive, nangatag tagpagkaon, bugas, goods. Boss John speaks about hope and just truly brings the gospel of love to the poor people in our society. Pero one thing, ang among gipangayo, kanya iskulahan nga, wag isla gidalit na mo, bisag usa na lang ka buhok butong or usa ka buhok bang saging, na iskulahan nga, pubrigid. Pero kami, mga volunteers, magidalaman mi. Kami mga volunteers, magbit-bit man mi mo ng sawaan, iliguman sa ato mga activities. Right? Ha? Christians, and the rest of our volunteers, magibit-bit man mi. Mali sawaan. Pero, it's okay for us, kundi maganda mga eskulahan, o snacks, whatever, wakta na, maguna-una, o naidalit, mas maayo, o wala, okay na. Because, GD Foundation is always prepared, wherever we go. Ang point na ako, usara ka butang ang mong ipangayo, wa may mangayo, return nga, manghatag po sila, pagkaog bugas, namo, or nato, wherever you are, or part of our foundation, ang atong gipangayo pag-ampo. O mao na ang point ni Kristo yun siya, pag mahibitar mo, katong kabos. Kadi mo na kabos. Pero naanas na ikabos, na dili mahatag sa uban. Ang uban, di man mo ampo para ni mo, tagaan man ka, kung siya mong gihatag, tagaan po kanilang materials. Pero there is greater than materials. And if you ask me what is that, that is prayer from the people who are always crying every now and then for helps, for rescue, for blessings, for miracles from our Almighty God. The prayers of the poorest among the poor are powerful prayers actually. Because God hears them, ang Ginoo ng minaw sa ilang pag-ampo o mga pangaliya. Muna nakita na mo, ingat na ka simple, kita ko how God works in the life of Boss John Daniel. Nakakita sa kung how God works in my life, actually. Ay, you know what? Tatay Dudong Insua, the one who works also sa mga kalag, sa mga katawahan, like the Wizards of Love, Tatay Dudong has many scholars under his name. Ngayang itabangang maka-eskwila. Exit those employment yang di-offer to thousands of people around Philippines. Kita na to.
mao ni ang pamaagi sa pagtabang niya sa mga kabus. Kaya mga kabus, di ginakabawas niya in terms of money, but what I believe is we can pay through prayers. That's the reason why I see, nakakita ko how God works in the life of Tay Dudong Anadayan. Mauni ang pagampus mga taong kabus. Kaya bang mauni isukli ba sa imong kabutan? Kita sa kuwanas kinabuhi ni Boss John Busligaya, how God works in favor of them. Nakakita sa kuwana in my life, and I see it also in the lives of our volunteers, how God works with them. Taliwas mga pagsulay na ng si sarili nga kung alagad kas Ginoo volunteers ka, wa nagi kay mga pagsuway. No, nagamali ko pagsuway, magwali ko, kada adlaw ko nagsulat, nagwali, nagsangya, nagtudlo, I give up my life to God fully, totally. Grabe may ko pagsulay. Pero one thing, I am sure na I'm still persevering for the cause of God to continue my mandate preaching the gospel. Muna akong challenge ninyo, kinining imong generosity na anisukli, na nibugti, pag-ampo sa tao na imong nabuhatan o maayo? Nano, napilagi ka na? Diba, if you can receive a gift, unya, pagdawat ni mo, siyempre, malipayod ka, kinakadawat man ka. Unsa may imong isukli, kung tarong ka. Ngayon, yung kas ginulod, panalangin, hindi ko naghata gani. It's very awkward to hear nga may ka Lord, siluting naghatag na kuha ng gift, no? If you are a normal individual, if you are a normal person, ang imong prayer, may ka Lord, panalangin niya ang naghatag ni ini. Mauni, na if you can touch the lives of others, and they will become happy, and because they're happy, they will pray to God that God will bless you, will prosper you, will reward you. Mauni, ang pinakadindot na sukli o bugti sa imong nahimo maayo ngadto sa tao na di kabaos nimo materially, literally, ang iyang pag-ampo ngadto sa kitasan na paburag panalanginan ka niya magkinaun sa manandaga ni inyong kinabuhiya. I heard this person says, yun siya, before I believe na kung makabaton ko akong gi panandoy, I will become happy. But later on, I realize that the real happiness is when you can make other people happy. Nakarealize siya sa pagdagas panahon ng tinuday, genuine, authentic happiness kung makapalipay ka sa mga tao sa palibot ni mo. Mura po ni usa ka preacher, yun siya, before I believe through my preaching I can change the world, but later on I realize to change the world starts from me. Ha? Sa una yun siya, sa akong wali, mausubang kalibutan, pagdagas mga panahon, yun siya, ang kausabas kalibutan may tabo kung magsugod sa kuha. In the same manner, una-una sa usa ka tao, kung makabot niya ang pangandoy, magmalipayon siya. Pero later on, nakalay siya, ang paghimo sa uban nga malipayon, maudi ay ang tinuod na kalipay. And Boss John shared it to me. And sa instill, you know what? Even though I am stressed, fatigued, muli kong ikag Manila, pag mag-outreach ta, mag-feeding ta, I can feel something unusual energy. Kaya mamugun sa lang energy, ha? The energy of happiness surrounding our event. The energy of enthusiasm, the energy of joy sa mga tao na perteng lipaya, pag-asa, may manghatag, magpakaon, manudlo. Kibali, wa may madawat, materyali, inigulit namo, bugat, pagpadulong, pag-uli, gaan, kaya wala may karga. Gawas sa mga volunteers nato. Pero ang kalipay, sulod sa mga kasing kasi, may bugat.
ha, bugat nga kalipay. Hibi. Tungod sa kalipay nga di na mamadescribe. Ako din gisir ninyo kay gusto ko na kamo mismo mo pamatun na sakto ang giwali ni Insel Cruzas this morning. Na kung gusto mong magmalipayon, tabangi ang tao na di kabaos nimo. Tungo mo na ako. Kaya di kabaos. Nyamari akong logic. Kaya itong mabaos ka sa imong kunta, Romans 12, ingon si Pablo, ayaw baos, kuwatang gino. Nang baos ka, nikiha ka, imo siyang gibirahan, gilibak nimo, unja mo ang pokas gino, Lord, bastin tao kong kontra. Iyong gino, hilom. Why God said like that? Ang sa hilom, imo naman gibaslan na. Ano mga baos pumangkunga, imo naman ang gibaslan. Kung gusto mong baslan sa gino ang imong kontra, ayaw baos. Let God revenge. Let God does His what He called panimalus ba? Binjin sa imong kontra. Muningon ni Pablo, Romans 2, 1921. Likewise, kung gusto kang reward from God, ayaw o dawat o reward sa tao. Pagbanita mo sa mga volunteers sa foundation, wala ni sa incentives na dawat, di ka ni Bus John, di ka na ako, wala din taon. Ha? Ang among incentives, kanaragi yung thank you. Ako nang i-address sa tanang mga benefactors nato, sa tanang mga volunteers nato, wa mamoy sukling na dawat gikan ni Insel. Monetary rewards, awards for being generous, for being my benefactors, for being our volunteers. Pero ang Diyos sa langit mo'y mo rewards ninyo more than what can I give you supposedly. What Boss John can give you supposed to be. Ayaw mo pag-expect kung rewards na mo kay limited kayo. Ini month, ini season, bisag December, ako mong discourage. Ayaw mo pag-expect kung bonus. Ayaw mo pag-expect kung itawag na itong incentives. Anyway, right of the workers maning 13 month pay. Then, secondly, kining maista, dagamaista madawat, na performance bonus, na 13 month pay, na anniversary bonus, kuno, ila po na. Pero ang akong point is like this. Kana bang wala gimandit sa balaod ba? Labi na ang kumpanya o negosyong nagkamulo pa og pundar, nagkamulo pa og manage. Instead, cursing your companies or institutions or wherever you are working, ingnang Gino Lord, Desemberon, bonus ko, Lord, eh? Kana noon, tuho ko, ang bonus, mas dako, kaysa supposed to be ihatag imong gitabuan. Kita kay gusto mong itag literal na baos, gusto mong itag literal na bonus, gusto mong itag literal na madawat na to. Muna, huwag kita kadawat o bonus, may itag buno na. Ah, buno. Pero people, akong advice ninyo, simple lang. Tuguting ginoong mo rewards nimo. Mo si Ebanghelyo na to, ingon si Kristo, pangibitar mo sa mga kabus ka nandi kabaos, total, ang Diyos sa kitasan, mo'y mubaos. O niya ang ibaos ang Ginoo, iyang rewards, more than sa unsa ikahatag sa tao, nga mo kabaos unta nimo, o muhatag kung pabor nimo, tungkol sa pabor na imong gihimo. Thank you for watching. Thank you for believing. Thank you for making this ministry as part of your daily journey in life. Ako magampo people. Na di nga mo mag-una-una o human awards or rewards. Instead, expects divine awards and rewards as I declare miracles, healing, abundance, prosperity. Ginoo, tabang imi, na mula o mis imong rewards. Dili sa rewards, sa yutanong rewards. Namun, dulot, mapapas, kundi imong panalangig rewards na forever. In Jesus' mighty name, with the Holy Spirit, umas sa pag-apos, langit ng inahan. Mama Maria, sa saman sa anak, sa Espiritu Santo, amen. The word has been finished doing. God loves you.